ESPN News and Current Affairs. Kahit saan, kahit kailan, maaasahan. Ang puso ng istorya at utak ng balita. Magandang gabi. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Kasama ang mga reporter ng ABS-CBN News and Current Affairs, kami po ay on special assignment. Ang trahedya sa Super Ferry 14. Drag racing, ang sport ng mga spoiled brat. Brother Eddie Villanueva, wala raw siyang doggy club, pero mga volunteer niya, 2 milyon lang naman. Ang pagod, huyat at saya sa kakaibang paraan ng pagpapalahi ng mga kabayong pangkarera. Lakas ng loob at lalim ng bulsa. Yan daw ang mga katangian ng isang drag racer. Hindi sapat na mahusay kang mag-drive. Kailangan din matulin ang makina mo. At yan ang malakas makabutas ng bulsa. Sagot naman ng mga spoiled brat, mabuti na raw na mabutas ang bulsa sa drag kesa naman daw sa drugs. Hindi sports channel ang inyong napapanood. At kung si Vin Diesel o si Paul Walker ang inyong hinahanap, sorry. Dahil hindi ito eksena sa The Fast and the Furious, kung saan kulang na lang magliparan sa bilis sa mga sasakyan. Ito ang totoong mundo ng drag racing. Karerang sa kalye lang dinadaos. Maaaring sa isang malaking highway malapit sa inyong nangyayari ito, hindi nyo lang alam. Mga karerang pinag-uusapan pero hindi naman pwedeng ipagdiwang. Paano kasi illegal? Isang gabi nagpasya kaming silipin ang mundo ng bawal na karerahan. Sa isang gas station sa Alabang, nadat na namin ang kumpulan ng ilang mga karerista. Pumayag silang makuna ng video. Ang pakiusap lang nila, huwag ipakita ang mga plaka ng sasakyan nila. Yung iba, ayaw pating magpakita ng mukha. Tulad ng drag racer na si Dean. So lahat ng pipings niya, aluminum na. Aluminum pipings. Naka-blow off valve na turbo smart. Kasi yung turbo mismo, ano yan eh. Ang laking bagay na yan agad eh. More than 50 horsepower na agad na-increase yan eh. Kailangan ma-take off mo yung car at a certain RPM. So, mas maganda na very accurate siya na pag-apak mo ng gas, nasa sabihin natin mga 6,000, 5,000 yung RPM pag bitaw mo ng clutch. Kailangan, kasi pag sumobra ka dun sa limit mo, sabihin natin 6,000 yung limit mo, pag sumobra ka, iyak lang yung gulong, hindi ka aalis. Hiraw gaanong mahalaga kung di ka magaling mag-drive. Ang mas mahalaga, may pera ka. Sa dami ng upgrades mo sa sasakyan, abay masasaid at mabubutas ang bulsa mo. Si JR, na isang estudyante pa lamang, ay isa na siguro sa mga masuswerte nila lang na biniyayaan ng yaman. Kita naman sa dami ng abubot ng kotse niya. Sa loob, labas at maging gulong ng sasakyan, lahat talagang pinagkagastusan. Ngayon yung mga drag racers, hindi sila kontento na matulin ang makina at saka matulin yung kotse. Kailangan meron ding comfort daw sa loob. Kaya itong kotse ni JR, may sounds, may DVD, kompleto. Tingnan natin. Oh. Wow! Okay yan ah. Sound system pa lang yan. Lalo na kaya kung sisilipin natin ang makina niya. Nagagastos niya raw dito ay humigit kumulang 450,000. Yan. Ito ang itsura ng anong upgrades mo rito, JR? Kasi from stock engine, nandiyan na nagpalit ako ng piston, nag-solid deck ako ng block, the transmission, the clutch, the engine supports, the manifold,
the wires, the cam gears, camshaft, crank. So, kompleto, kinompleto namin lahat ng mekaniko. Lahat man ng kotse, 1600cc, lahat na nag-drive? Ito, nilagay ko lang 1600cc para alam nila 1600. Pero ano talaga yan? Ang displacement nito, 2.0 na. Ay, daya. Oo, and then yung daya. 12 years old pa lang si JR nang magkaroon ng kanyang sariling kotse. Simula high school, kotse at drag racing na ang nakahiligan niya. Saan nyo kinukuha yung perang pambayad ninyo? Allowance namin. mga business-business din po kasi. Kunyari, bumibili kami yung parts, binibenta namin sa kaibigan, pasa-pasa. May kita-kita kami. Pero sabi nila ito daw mga batang katulad mo na mga drag racers, mga spoiled brats daw kayo. Totoo ba to? Yung iba po siguro, pero ako po, favorite po kasi ako ng daddy ko. Kaya lalong spoiled brat ka. Opo. Malaking papel din sa mundo ng drag racing ang mekaniko. Kung sa ordinaryong kasa, ordinaryo lang ang trabaho ng mekaniko, ibahin nyo itong si Bong Hilario. Sa kanya raw nakasalalay ang ganda at tulin ng takbo ng kotseng pangkarera. Si Bong ay isa raw sa pinakamagaling at pinakabeteranong mekaniko para sa mga drag racer. Pati siya kinatatakutan na rin ng mga karerista. Totoo bang nakakasira daw ng career ng racer ang mekaniko? Kasi pag-alam daw nila na pagka ang mekaniko nito, si ganito, wala nang gusto lumaban. Kumbaga, gano'n na, nagkakaroon ng gano'n ng point minsan. Kaya ako, pag may bago akong setup na kotse na gustong mapalaban sa illegal, hindi ko binibigyan muna ng sticker. Bakit? Hindi na mapapalaban eh. Hindi nang binago niyan. Pero maraming pinalitan dyan na hindi natin nakikita. Sa loob na. So ito sa tingin. Wala. Oo. Bali kung may mga kalaban ka na hindi marunong sumilip, o kaya baguhan lang, pag unang tingin niya, wala naman palang karga eh. Sige, bigyan na lang kita ng tatlo, ganyan. Panalo ka na agad kasi alam mong malakas yung makina mo. Noong gabing nanood kami ng drag race, nakita ko ang utakan sa likod ng karerahan. Ang illegal na karerahan daw kasi, hindi lang pabilisan o pagandahan ng kotse. Isa rin daw itong mind game. Pinapayagan ang konting panggugulang. Kasama raw ito sa laro. Kung makumbinsi mo ang kalaban na mahina ang makina mo, pwede kang manalo. Kung di makuha sa gulangan, magsisilipan ng makina ang dalawang grupo ng magkalabang karerista. Ang tawag pala dito, partidahan. Sa partida, mauuna sa linya ang kotseng dehado. Kung ano ang laki ng lamang sa kargada ng kalaban, siya ring laki ng partida. Dito sa highway na ito, gaganapin ang karera. Alas dos na ng umaga ng Sabado, pero marami pa rin kaming naabutan na tao rito. Halos lahat pala, karerista. Akala mo may party. Kanya-kanyang umpukan, kanya-kanyang hawak na beer sa kamay. Lahat narito para manood ng karera. Ang pustahan daw dito, umaabot ng libo-libo. Kuminsan, 60,000 pesos pataas. At cash. Ang grupo ni Ryan, 6,000 lang naman ang nilabas na pera. Barya lang para sa kanila. Piston talo, stroke talo. Wala raw dehado sa dalawang kotse. Kaya pantay lang ang simula ng laban. Walang partida. Oras na ng karera. Tahimik ang lahat. Tunog na lang ng harurot ng sasakyan halos ang naririnig. Sa layong 400 meters, 10 segundo lang halos ang tinakbo ng mga sasakyan. Di pa man lumalamig ang mainit na makina, pati ang magkakalaban, mainit din ang ulo. Mukhang di magkasundo kung sino ang nanalo. Sinasabi wala raw pinag-usapan. Ang tagal-tagal yun na naging illegal eh. Wala sila, huwag natin. Tayo raw magbukas dyan. Madalas daw mangyari ito sa illegal na drag race. Paano? Wala naman talagang malinaw na pamantayan. Basta usapang lalaki lang, usapang karerista. Kakaroon din ng medyo personalan dyan pag nagkakadayaan. Kasi pag sinabi nating drug, yung illegal, ay yung illegal, tama. Kasi syempre pag take off, minsan nauuna yung kalaban, sabihin madaya ka. Yun, minsan nagkakasunto ka, nagkabarilan pa once. At dahil di magkasundo sa nanalo, naghamon na lang ang grupo ni Ryan. Bukasan na lang daw ng makina ang labanan.
Baka raw kasi merong upgrade sa loob ng makina ng kalaban na wala sa usapan nila. Talo kung mapapatunayang nandaya sila. Oy, lumabas, pantay pa rin sa makina. Talo sila Ryan. Sumunod na Sabado, maganda-gandang karera ang natsyempuhan namin. Mas konti ang tao doon, maliit rin lang ang pustahan. Paano? Halata naman daw na dehado ang isang kotse. Nagbigay pa ng partida si John, ang driver ng liyamadong sasakyan. Maaaring sa iba, labanan lang ito ng mga spoiled brat. Labanan ang gasto sa kotse. Pero para sa kanila, hilig lang. May pera, may thrill, at kahit papaano, may reputasyon ding pangangalagaan. Di bali na raw na ganito kesa sa iba mapunta ang pera nila. Nakikita mo bang balang araw ititigil mo na yung drag racing? Siguro pag nagkapamilya ako, pero hindi siguro dahil masaya kami. Kesa mag-drugs kami, mag-drug na lang kami. Diba? Hanggang dito na lamang po. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Miyerkules, dito pa rin po sa Special Assignment. Come on back to Dr. Dre, I'm the rest of 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 the rest of